Totoo ba? Magpapakasal na talaga siya? Uy, girl, nakita mo na ba si Mr. Alihan, ha? Ngayon mo lang ba nalaman? Nag-announce na kahapon ang girlfriend niya. Tama ka ng iniisip. Ito yung regalo mo. Kinabahan ka ba? Hindi. Bakit naman ako kakabahan? Sigurado ka? Zeynep! Nandito si Miss Lal. Gusto niyang makausap si Mr. Alihan. Go ahead. Welcome, Miss. Bago ka ba dito? Kakasimula ko lang. May meeting lang si Mr. Alihan, pero malapit na siyang matapos. Okay. Tapos na ba ang meeting ni Mr. Alihan? Oo, kakatapos lang. Dito po. Thank you. Hi, darling. So, minadali mo ba ang paghahanap dyan sa assistant mo? I mean, you could have hired someone na mas presentable tingnan. Sa bagay, mas okay na you're surrounded by those type of people, you know? Ano bang sinasabi mo? Yung assistant mo sa labas, napaka-incompetent. Bakit? Sino bang nanghingi ng opinion mo tungkol sa mga empleyado ko, ha? Huh? I'm just joking, darling. Come on. Hindi nakakatawa ang joke mo. Alihan, kakadating ko lang dito pero puro sermon ka na agad sa akin. Have you seen the news talking about us? Not yet. Lal, next time huwag kang bibisita ng basta-basta. Sige, alis na ako. I'm very busy right now. Mabuting umalis ka na. Take it easy, darling. Kita na lang tayo mamaya.
What time is my next meeting? Mr. Alejan, pwede na po ba ako umuwi? Ano nangyari? Medyo masama po ang pakiramdam ko eh. Sure, you may go. Umuwi ka na. Maraming salamat. May magaling akong doktor sa US. I highly recommend him. Subukan mo. Ibibigay ko sa iyo ang contact details. Hello, everyone! And hello, Ernie. Girls! What a surprise! Surprise? Ako ang president ng association na to. Why are you surprised na dumating ako? Well, hindi ka kasi umattend this past few meetings. Akala namin ayaw mo nang pumunta. Darling, hindi ako naka-attend ng ilang beses dahil I was busy with the divorce proceedings. Yun lang naman yun. You're overthinking it. Sa tingin ko, tama ka, dear. Pero as you know, sa donations umaasa ang association natin. And? I mean, as the president, ina-expect ng lahat na actively ka pa rin makakapag-donate just like before. And who said na di ko kayang mag-donate? The new president. Merhaba, everyone. Welcome back, Ender. By the way, on behalf of Oregon Holding, I can promise all of you that we'll play a more active role in our social activities. It is also with the greatest honor that I accept this position that Ender previously held with all my heart. Thank you, everyone. Eto, dear. Ender, dear. Pwede ka na rin umupo if you want. Ready na ako. Pwede ka nang umuwi. Okay. May naghahanap pala sa'yo. Pinaupo ko muna siya sa table number 4. Okay. Okay. Mm-hmm. Mauna na ako. Diyos ko, sana hindi si Ender yun. Mr. Halit? Hello, Yildiz. Merhaba. Kamusta kayo? Okay lang. Bumalik ka na pala dito? Opo. Bumalik ako rito. Are you happy? Okay lang. Nakakaraos naman. May problema ba? Wala. Everything is fine. Are you sure about that? Ginugulo ka ba ni Ender? I already know everything, Yildiz. Mr. Halit? Let me finish. Ang pagpunta ni Ender dito, ang pag-e-ekskandalo niya, it is because of me. Hindi niya ako masiraan kaya ikaw ang pinagbubuntunan. But you handled it very well. You're very matured. Salamat, Mr. Halit, pero... Ba't di ka tumawag? Kasi
Ayokong gumitna sa inyo ni Mrs. Ender. Gusto kong lumayo sa lahat ng to. Totoong pinuntahan niya ako rito. At totoong inunsulto niya rin ako. Nagulat talaga ako at hindi ko alam ang gagawin ko. I'm sorry. I'm sorry na nadamay ka pa sa gulo namin. Hindi na yun importante kasi kung matanggal ako rito, makakahanap pa naman ako ng ibang trabaho. Yildiz, hindi mo dapat nararanasan to. Hindi ako papayag. Maraming salamat, Mr. Halit. Dumaan lang ako to say that I'll be there for you if you need me. Salamat, Mr. Halit. Babalik na ako sa trabaho. Nakita mo yun? Wala siyang pinapalampas na pagkakataon. Malaki siguro na gastos niya para maging presidente. Abla, ano bang inaasahan mo? Ilang taon siyang nasa ilalim ng pangalan at kapangyarihan mo? Panahon na niyang sumikat? Sige, hahayaan ko muna siyang enjoyin ang moment niya. Di naman siya tatagal dyan. Ayan na. Oo, tama, Jenner. Oo, sabi sa iyo eh. Tama. Kamusta ka, Ender? I'm happy na hindi ka lasing today, Zera. Congratulations din on your presidency. Ang dami mo sigurong free time. At least now may ginagawa at pinagkakaabalahan ka na. Don't think about my free time. May nabalitaan ako. Very sad news. Oh, really? And what is that? I heard na wala kang pera. Kaya binibenta mo na ang mga mamahaling alahas mo. You should have told me. Matutulungan kita. At saang lupalop mo naman na balitaan yan? It's absolutely not true, Zera. Ibinenta mo ang singsing. Nabigay ni Baba. I don't understand. Aling singsing yun? Ang singsing na suot mo na bago ka umalis ng bahay, nasa safe ni Baba ang iba. Oh, that ring! Pinalitan ko lang with this one. Kung magbebenta man ako, that's because I will be buying a better one. Let's go, Jenner. Marami pa tayong gagawin. Yes, Abla. Let's go. Zera, dear. Bawas-bawasan mo na ang pag-inom ng alcohol. You look better pag ganito. Pag hindi lasing. Oh, and ladies, tawagan nyo lang ako if you need anything, okay? Tawagan nyo ako for anything at all. Alright, mauna na ako. Enjoy your day, darlings. Take it easy, ladies. Bye-bye. Ang galing nun. Enjoy your meal. Thank you. Mr. Halit, aalis ka na? I am going. Yildiz, gusto kong mangako ka sa akin. Kung may manggugulo sa iyo, please let me know, okay? Okay. You promise? I promise. Goodbye. I'll see you soon.
May hindi ka sinasabi sa akin, pero I'll find out soon enough, Zeynep. Hello? Alihan, dear. Hello, Abla. I hope this isn't a bad time to call. Hindi naman. Well, maybe. Binabasa lang ko kong article. And it says here, getting married. Kaya mo ba ako tinawagan, Abla? Ang dami niyong pictures dito na magkasama. Everyone already saw it for sure. Have you seen the news talking about us? Mr. Alihan, pwede po ba ako umuwi? Anong nangyari? Medyo masama po ang pakiramdam ko eh. Sure, umalis ka na. Umuwi ka na. Hello? Alihan? Nandito pa ako. So, tell me. Walang dapat sabihin. Hindi yun totoo. Wala rin akong balak magpakasal. Fine. Para tumanda ka na lang na binata. And you'll always take care of me. Of course. I will, naturally. Pero gusto pa rin kitang maikasal. Hindi ko maipapangako yan, Abla. Anyway, I need to get back to work. Okay. Di ko makakalimutan na ginawa ni Zafer. I will turn his store upside down. Oh, sige. Wasakin mo ang lahat. Sabi ko sa'yo, dapat kumalma ka. At si Zera... Isa pa yung si Zera. Lagi akong iniinis. Nananadya ata talaga. Bakit ba masyado kang apektado sa alcoholic na yun? Nasa'yo naman ang huling salita. Nakita niya. Nakita niya, diba? Nakita naman niya ang bago mong singsing, diba? Ngayon, ikukwento niya na yun kay Halit? Di yun magkukwento. Takot kay Halit ang anak niya. Ipapakita ko talaga sa kanilang lahat. Di nila ako sinseryoso dahil akala nila di na ako mayaman. Gaya ni Safer. Unbelievable. Talagang nagsumbong agad siya kay Zera. Siya nga pala, tawagin mo ang cafe. Alamin mo kung pinaalis na nila yung bruha. Nakakahiya kung hindi pa siya sinasante ng cafe na yun. Good evening, this is Avenue. Good evening. Kailangan ko ng reservation bukas ng gabi ng 8 p.m. Alright. And ilan po kayong dadating? Apat. At kung pwede sana sa may garden mo kami iupo. Ano ba? Bilis na. Kanino ko po ipapangalan ng reservation? Yokan Yildirim. Okay, Mr. Yokan. This is noted. Your reservation is all set for tomorrow. Maraming salamat. Ano ba ulit ang pangalan mo? Yildiz po. Okay. Thank you for your assistance then. Sino ang sumagot? Si Yildiz. Nandun pa rin si Yildiz? Oo. So nandun pa siya, siya ngayon? Oo. Buwisit talaga. Aalis tayo. Saan tayo pupunta? Sa cafe. Anong gagawin natin sa cafe? Ipapakita natin sa kanila kung anong mangyayari pag hindi sila nakinig. Kuha mo? Dali na. Thank you for coming to our party, Mr. Halit. Of course, it's been a while. Matagal tayong hindi nakita. You're absolutely right. Hello. Merhaba. Hello, how are you? I'm good, kumusta kayo? We're doing great. It's good to see you. You too. Hello, how are you? Merhaba. Merhaba. Halit, dear. Good to see you here. I want you to meet my friend, Satire. Hello. It's a pleasure to meet you. The pleasure is mine, Mr. Halit. Madalas kang maikwento sa akin ni Berin. Oh, really? Nakipag-divorce din siya around 2 years ago. 2 years na, right? Yes, that's right. Siguradong marami kayong mapag-uusapan. I'll leave you two alone for now. I heard you just got divorced. Mm-hmm. I'm sorry to hear that. But there's always a second chance.
at doon mo marirealize na may mga bagay kang hindi nagawa. At oras na para mag-focus sa sarili mo. What about you? Do you have any plans? Siguro like traveling around the world, working, or maybe... I'm really sorry. I do not mean to be rude. Pero may kailangan lang akong puntahan. It's been a pleasure meeting you. It was nice meeting you. Nasayang na naman ang oras ko. Hi, darling. So, minadali mo bang paghahanap dyan sa assistant mo? I mean, you could have hired someone na mas presentable tingnan. Sa bagay, mas okay na you're surrounded by those type of people, but you know? Mrs. Ender. You're still here? Ikaw! Tawagin mong manager mo. Sir, baka importante to. Pwede ko pong sagutin? Go ahead. Hello? Sir, si Riza po ito na avenue. Anong balita, Riza? Bumalik yung babae nung isang araw. Nag-e-eskandalo siya rito kaya tinawagan ko kayo. Okay, Riza. Sir, may problema tayo. Ano yun? Si Mrs. Ender. Anong meron kay Ender? Bumalik siya sa cafe. Pahamak talaga yun, oh. Kung gusto nyo, pwede natin puntahan. Malapit lang. Welcome, Mrs. Ender. Hindi mo yata naiintindihan ang sinabi ko. I told you I don't want to see her here, right? Madam? I'm your most respected customer here. Bakit hindi mo ako pinakinggan? Nakalimutan mo na ba? Hmm? Na kung di dahil sa mga luncheon ko rito, eh di wala ka na sanang negosyo ngayon. Ha, Mamut? Madam, please, maupo muna kayo para mapag-usapan natin to ng maayos. Paalisin mo muna ang magnanakaw na to bago mo ako paupuin dito. Sinong sinasabihan yung magnanakaw, Mrs. Ender? Mr. Mamut, pagod na akong magsabi. Sisantihin mo ang magnanakaw na to or else hindi mo magugustuhan ang sunod na mangyayari. Mr. Mamut, please escort her outside. Madami na naman siyang itatanong ngayon. Hello, Mr. Alejan? Zainab?
I'm really sorry, Mr. Alejan. Hindi ko nasagot ang tawag mo kanina. Open the door. Ano po? Buksan mo ang pinto, Zaynette. Sana gumaling ka na. Pwede mo ba akong papasukin? Ah, sige, pasok kayo. Gusto kitang dalawin dahil may sakit ka. Ang sapatos ko. Ay, kahit huwag niyo na po tanggalin. Sumama ang pakiramdam ko eh. Muntik na akong himatayin sa trabaho. Ah, talaga? Pagkatapos? Naisip kong maghilamos para gumaan ang pakiramdam ko. Pero masama pa rin ang pakiramdam mo. Opo, hindi talaga nakatulong. So ano ang sinasabi mo? Umalis na ako? Ganun ba? Hindi. Hindi naman po sa ganun. So what is it? Sabihin mo sa akin. Boss mo pa rin naman ako, hindi ba? Umalis ka kanina habang nagsasalita ako. Mas kilala na kita ngayon, Zaynep. Galit na galit ka siguro kanina. Hindi. Kanina naman ako magagalit. Sa akin. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Siguro may nakita kang tao. At nagkamali ka ng akala. Wala akong nakita. Baka mga pictures? Sa balita? O isang tao? Bakit pa paligoy-ligoy ka, Mr. Alejan? Sabihin mo sa akin ng direkta, please. I'm already being direct with you, Zaynep. Ikaw lang ang paligoy-ligoy dito. Hindi ako. Bakit ka ba pumunta rito? Ano bang gusto mong malaman? Di ko makuha. Sabihin mo kung bakit ka umalis. Mr. Alejan, ikaw itong magulo kausap. Hindi ako. Sinabi ko na sa'yo na masama ang pakiramdam ko, kaya ako umuwi. Zaynep, can you please tell me the truth? Anong gusto mo sabihin ko? Zaynep, aminin mo na kasi na nagsiselos ka kay Lal. Oo, nagsiselos ako! Pwede bang pakinggan mo muna ang sasabihin ko bago umalis? Okay? I need to go. Okay. Sige. I hope you feel better soon. See you tomorrow. At least ngayon, alam ko na ang dapat kong gawin para mapaamo ka.
Diyos ko! Anong gagawin ko? Ano ka ba naman, Zainab? Nababaliw ka na ba talaga? Bakit mo inamin sa kanya nagsiselos ka? Bakit? Ba't mo ginawa yun? Bakit kasi kailangan mo umamin? Papatay na ako. Patay talaga ako. Bakit pakiramdam ko? Para ako nahuhulog sa bangin. Nako, baka machismis ako nito ni Sengul. Paano na to? I'm waiting for you outside. Pwedeng ikaw muna dito. Salamat. Mr. Halit, hindi ko talaga alam ang sasabihin ko. Wala kang dapat sabihin. Kung ano man mangyari sa'yo, it's all because of me. Ang ayaw ko ay ang madamay ka o ang ibang tao sa mga problema ko. Maraming salamat. Hindi mo rin kailangan magpasalamat. Everybody in this world should know their place. At kung makalimot sila, I will remind them. Ayoko talaga kayong abalahin sa mga ganitong bagay. Mr. Halit, ikaw pa lang ang nagtanggol sa akin ng ganito. Salamat. Don't forget, I'm always here for you, Yotis. Mauna na ako. Sumabay ka na kung gusto mo. Hindi. Tatapusin ko pa ang shift ko. Okay. One more thing. Never hesitate to call me if anything happens. Okay. Let's go. Ngayon lang ako napahiya ng ganito. Pakiramdam ko, pinagtitinginan nila ako. Anong kinagawa doon ni Halit? Ha? Abla, baka napadaan lang siya. Konti lang naman ang restaurants dito, baka nagkataon lang. Bakit ngayon pa? Nagkataon lang ba talaga yon, Janer? Ha? Abla... Isa pa yung walang kwentang manager na yon. Sinabi kong tanggalin na ang babaeng yon, pero di niya ako sinunod. Kita mo, di ba? Noong araw, walang nagtatangkang tumaliwas sa akin. Eh ngayon? Abla, hayaan mo na. Buti na lang wala tayong kakilala doon. Wala akong pakialam kung meron o kung walang nakakilala sa atin doon. Di mo ba nakita kung paano tayo pinahiya at para kanino? Para sa walang kwentang waitress. Tama ka naman, Abla.
Pero tingin ko masyado mong iniisip ang waitress na yun. Di ka dapat mamroblema ng ganyan sa isang waitress. Hindi naman siya makakatulong sa mga plano natin at lalo na sa paghihigante mo. Let it go! Hindi ko siya titigilan. Iba na to. Sumusobra na siya. Tingnan mo, nanginginig pa rin ako. Malamang di na ako makakabalik doon, pero ito ang gagawin mo. Babalik ka ron at sisiguraduhin mong masisisante siya. Ako? Oo, ikaw. Anong sabi ko sa'yo? Na gusto ko siyang masisante, di ba? At mangyayari yon, dapat lang. Ilalaban ko ang kung anong gusto ko. And this time, susunod na sila. Kung hindi, ipipilit natin. Kuha mo? Wala naman siyang silbi eh. Marami pang mas matatalinong babae kaysa sa kanya. Ano ba? Ano ba problema nito? Abla, abla, kumalma ka muna. Umupo ka. Upo muna. Sige. Ayoko sige talaga na sa bahay na to. O ito, uminom ka muna ng tubig. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala. Huwag kang mag-alala. Pero huwag ka namang sumugod sa gera. Please lang, okay? Ano? Okay? Nakakatawa ang schedule natin. Nasa iisang bahay pero di nakikita. Gabi ang uwi mo at maaga ang tulog ko. Okay lang para di mo ako matanong ng kung ano-ano. Oo, pero gagawin ko pa rin. Ano nangyayari? Kung may problema, sabihin mo sa akin, ha? Di talaga kita maiwasan. Nagpunta si Mrs. Ender sa cafe. Sinubukan niya akong ipatanggal. Ano? Ano nangyari? Ba't di mo sinabi sa akin? At ano namang magagawa mo? Susunod ka ba kasama ng mga kaibigan mo? Pagkatapos, anong ginawa mo? Galit siguro dahil hiniwalayan siya. Galit na galit nang makita ko. Sinigawan ako sa entrance. Eh bakit ikaw ang kinagagalitan niya? Hindi ko rin alam. Umalis din naman siya agad. Baka naman ayaw lang niyang nalalamangan siya. Oo na, hayaan mo na. Ikaw? Kamusta ka naman? Kamusta ang boss mo? Wala. Walang bago. Ganun pa rin. Trabaho pa rin. Okay. Malilate na ako. Mamaya na lang ulit, ha? Sige, ingat ka. Janelle, bakit tayo nandito? Ang aga-aga, wala pa ako sa mood tumakbo. Abla, hindi tayo nandito para mag-exercise. Kailangan natin magpakita sa paparazzi. Ayun, oh. Tingnan mo, para naghihintay lang sila sa'yo. Ibig sabihin, para lang alam nilang buhay pa ako? Nakuha mo, Abla. Dapat makita ka nilang masaya. Maganda yun para sa'yo. Tama. Tama yung ginagawa mo. At mamayang gabi, pupunta tayo sa isang gala para sa bagong collection ni Atalay. At yun na. Hindi tayo ibitado ron. Ayokong ibigay ang bago kong address kahit kanino. Kaya nga mas dapat tayong pumunta sa lahat ng mga events. Walang pwedeng mag-organize ng event sa Istanbul nang hindi ka iniimbita. Tama. Basta ikaw na ang bahala kay Yildiz, gaya ng sabi ko. May plano ako. Huwag ka na mag-alala. Zeynep, hinihintay ka na ni Mr. Alihan. Mas magkagulat ako kung hindi. Come in! Good night, Mr. Alihan.
Parating na si Mr. Sally at ang team niya in 1 hour. I-check ko ulit ang mga email at i-forward ko na lang sa inyo. Sasamahan kayo ni Mr. Hakan pagkatapos ng meeting niya with the advertisers at darating ang mga Amerikano dito by 3 p.m. Mabuti naman. Anything else? Wala na po. Pakidagdag din ito. Sunduin si Zainab Ilmaz sa bahay niya at 8 p.m. Ano po? Narinig mo naman ako, di ba? Be ready by 8. That's all, Miss Zainab. Pwede kang umuwi ng maaga mamaya. Welcome, ma'am. Name of your reservation? Breakfast for 2, right? Follow me, please. Here. Would you like me to get your coats? Your server will be here shortly. Welcome, ma'am. Ito po. I'm sorry. I think I left my wallet and my coat. Opo. Pwede bang pakikuha dun sa babae ang wallet ko? Of course, ma'am. Yildiz, pinapakuha ng babae niyo ng wallet niya mula sa coat niya. Sige, teka. Diyos ko naman. Excuse me, pinapakuha niyo ang wallet niyo sa coat pero di ko makita. Alin po dito ang coat niyo? Hinanap ko rin po sa sahig at baka nalaglag, pero wala rin. Nag-taxi po ba kayo o nagkotse papunta rito? Pwede ko pong ipahanap sa driver nyo. Huwag nyo po sanang masamain, pero hinanap ko po at wala talaga ang wallet nyo dito. Anong nangyayari? May problema ba? Tutulungan ko kayo. Sir, hinanap ko po talaga. Wala doon. Ma'am, hindi po natin kailangan sumigaw. Wala pang nangyaring ganyan dito. Hahanapin namin agad yun. Yildiz, umalis ka. Maupo po kayo. I'm really sorry. Ako na pong bahala. I-check ko ang CCTV. Mr. Mahmoud, maniwala ka. Wala akong ninakaw. Di ko talaga nakita ang wallet niya. Okay, Yildiz. Sigurado naman akong hindi mo magagawa yon. Tiningnan ko na ang mga CCTV. Baka nagkamali siya. Pero ang punto ko, lagi na lang may reklamo tungkol sa'yo, Yildiz. Totoo, pero maniwala kayo. Ayokong madumihan ang pangalan ng restaurant. Tandaan mo, kailangan ko rin itong i-report sa boss ko. Sana hindi na tumaulit. Pagod na akong saluhin ka ng paulit-ulit.